Hi everyone, it's me JM and welcome back sa aking YouTube channel. For today's vlog, I'll be sharing with you guys magkano ang budget na kailangan ninyo para makapunta kayo sa Boracay ngayong new normal. I-detailed natin dito kung magkano yung budget na kakailanganin natin. So, nag-prepare ako ng dalawang types of budget. So, number one, ito yung parang regular na budget. Ang nilagay kong hotel accommodation dito is yung Belmont Hotel Boracay. Ang second type of budget naman natin is yung tipid budget na nagstay ako sa short-time hotel sa Station 1. So, discuss muna natin yung first type of budget natin, yung regular budget. Again, itong types of budget na dinidiscuss ko pala is para sa 4 days and 3 nights na stay sa Boracay. For the airfare, ang ginastos ko sa airfare is 2,413.4. Pag magbubuk kayo ng tickets, it's better na i-check nyo muna yung lahat ng available websites bago kayo mag-book talaga para makita nyo kung ano yung mas mura. Pero dito sa atin, ang daming seat sales lalo ngayon. Tignan nyo, baka naman nakasale yung isang airline, hindi doon na lang kayo mag-book. Kasi as low as 1,000 pesos round trip, makakapag-book kayo ng Manila to Boracay. Ang next na binook ko is yung hotel accommodation. Again, this is the first type of budget, yung regular type. Ang nilagay kong hotel dito is yung Belmont Hotel Boracay. Ang binayaran ko sa Belmont Hotel Boracay is 6,400. That's good for 4 days and 3 nights na. So recap, airfare is 2,413.4. Hotel accommodation at Belmont Hotel Boracay is 6,400. So better kung dalawa kayo para mas split yung cost. Sa case ko kasi, mag-isa lang ako. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Yun, sa case ko kasi mag-isa lang ako. So binayaran ko talaga ng buo ng 6,400 yung sa Belmont Hotel Boracay. So, ang next na expense is yung swab test result. Again, napakita ko na kanina yung prices kung magkano yung swab fee doon sa PGH, which is 1,800 yung binayaran. Ang next expense is yung cloak. Papunta pa lang hanggang sa pauwi, binabanggit ko na sobrang convenient ng Southwest Travel and Tours. Binook ko siya sa cloak. Ang fee is 855. So, 855 ang binayaran ko para sa round trip, transfers, airport to hotel, then hotel to airport. So, papakita ko sa inyo dito yung screenshot ng cloak na 855 siya, na exclusive promo siya ng cloak, round trip na yun. So, ang next na budget na nilagay ko is yung for food allowance. Nag-alat lang ako ng 500 pesos a day na food allowance. So, ito, depende na sa inyo guys kung mas gusto nyong mag-budget ng malaki sa food, nasa sa inyo na yun. Ang akin, nag-budget lang ako ng 500 per day. I think, kasya naman na yun sa ibang tipid travelers. More than enough na yung 500 per day. Sa 4 days, 2,000 pesos ang food allowance natin. All in all, dito sa regular type of budget, ang magagastos natin is 13,468.4. So that's the regular type. Next, punta naman tayo sa tipid type of budget. So, itong tipid type of budget, ang airfare ko is same lang. Ang swab fee ko is same lang. Yung transfers ko, yung binook ko sa cloak, same lang din yung amount. And food allowance is ginawa ko lang 400 a day. Okay? And syempre, yung hotel ko maiiba kasi mas mura yung sa short-time hotel kesa doon sa Belmont Hotel Boracay. Alright, so for this tipid type of budget, ang airfare is the same. It's 2,413.4. Ang hotel, itong hotel na to is a short-time hotel, Station 1. Nagkakahalaga siya ng 2,878.14. So pag dinivide mo to sa 4 days, 3 nights, 959.38 lang ang per night. So, isipin nyo, kung dalawa kayo, split nyo na yung cost. So, pumapatak na less than 500 lang kayo per night. Okay? Yung swab is same lang din, 1,800. Ang cloak na round trip transfers, 855. And food allowance na 400 per day for 4 days is 1,600. So, ang total na lumalabas sa tipid budget natin is 9,546.54.
Okay, so ito guys, ito yung budget na kailangan nyong i-prepare kung gusto nyong pumunta sa Boracay. So, meron tayong regular budget and meron tayong tipid budget. Nasa sa inyo na yon kung saan kayo mas comfortable dito. Pinakita ko lang sa inyo kung magkano yung mga basic na kailangan nating bayaran. Siyempre, hindi ko na sinama dito yung mga kung may bibilin kayo mga pasalubong or mga miscellaneous expenses like bibili kayo ng coffee, magbabar kayo sa gabi. So, hindi ko na sinama yung dito. Nasa sa inyo naman na yon. Pero ito yung mga basic expenses na kailangan nyong i-prepare if you want to go to Boracay. Okay, that's it guys. Ngayon alam nyo na ang detailed travel requirements and alam nyo na kung magkano nga ba ang budget na kakailanganin para makapunta kayo ng Boracay. Mag-start na kayong mag-plan ngayon and I highly encourage na puntahan nyo yung Boracay kasi sobrang safe doon talaga. Lahat na nakakapasok doon sa island is negative sa virus. So sobrang safe. Sa lahat ng mga nakamiss dyan na mag-beach, mag-bakasyon, mag-unwind, I highly suggest na pumunta kayo ng Boracay ngayon, lalo ngayon, dahil may enjoy nyo siya. Dahil halos walang tao sa beach, pagdaligo kayo sa dagat, parang pagmamay-ari nyo yung dagat. Okay, so yun lang guys. I hope nagustuhan nyo itong vlog na ito. If you have questions about the travel requirements and dito sa shinare kong budgeting, feel free to message me sa social media accounts ko or pwede kayong mag-comment down below kung may mga questions kayo and I will do my best na masagot lahat ng mga tanong ninyo. Okay guys, if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel para updated ka sa lahat ng magiging uploads natin. Thanks for watching! Bye!